from a wild card to a champion, one of OPM's most sought-after balladeers who's gifted the music industry with his one-of-a-kind talent for 20 years now. Celebrating this impressive milestone amidst a recent loss in the family, he gifts his fans with his biggest anniversary concert ever. We've got pop ballad royalty Erik Santos here on CinemaNews One-on-One. Welcome to CinemaNews! Celebrating 20 years in the industry, Erik Santos. Hi, Bianca. Hello. Happy 20 years. Isa na kami sa mauuna to greet you. I'm curious, kailan ka naging conscious na, uy, pa 20 years na ako? During the pandemic, wala ka namang magawa sa bahay kundi manood ng Netflix, kumanta, mag-show sa Zoom, like this, ginagawa natin ngayon. Minsan naiisip ko nun, parang babalik pa kaya yung mga live events, mga concerts na ginagawa namin before the pandemic. So parang nagkaroon ako ng realization na parang mga questions sa utak ko na mangyayari pa kaya ulit yun. That's why I started counting, in 2023, I'm celebrating my 20 years. I hope na by that time, pwede nang mag-concert ulit. At eto na nga, babalik na talaga and with a bang, hindi basta-basta, 20th anniversary concert at the Mall of Asia Arena. Woohoo! Yes, God is good. God is good. I love it. Milestone. I mean, you could have named it many, many, many things. Bakit mo finally dinaside na milestone? Milestone because for me, celebrating 20 years in the business is really an important milestone sa lalo na sa career ko. Yun yung unang reason ko kung bakit ko napili yung title na milestone. Pangalawa, there's letters na E and S sa gitna ng milestone. Kapag nilagay mo siya sa poster, tapos bibigyan mo ng emphasis yung ES, it's Erik Santos. Ganda. Gusto namin yung kapag nabasa mo yung title ng concert, parang alam mo na agad kung ano yung ibibigay ng concert sa'yo. I love that. Nung isang linggo, we had as our guest, Yen Constantino, and shinare niya na meron siyang napaka-importanting role sa iyong concert. Obviously, there's your friendship, but obviously also, we have many, many very talented songwriters. Oh, so yeah. Sa lahat ng mga maitatap mo to write this song na para daw life story mo, bakit si Yeng yung napili mo? Una kasi si Yeng, siya yung klase ng tao na pwede akong maging vulnerable sa harapan niya without judging me. Kaya kong mag-open up sa kanya ng mga personal kong kwento na alam kong hindi niya ako ginajudge. And that's a big deal for me kasi malaki yung naging role ng friendship namin para mabuo niya yung kanta na to. Actually, dalawa sila. Si Jonathan Manalo, who has been my music producer for the past 20 years, and si Yeng Constantino. So sila talaga yung tinap ko na magkwento or magsulat ng kanta para sa 20th anniversary ko. Actually, I remember Yeng saying na sinulat niya, 'di ba? Nung I think you had a recording and then she was there, she heard you sing yung lyrics na sinulat nila and naiyak daw siya. Naiyak siya. Oo nga, as in sobra yung moment na yon. Nung naiyak siya, naiyak na rin ako. Kasi sabi niya, sobra ko daw, masyado ko naman daw feel masyado yung kanta. But for me kasi, it's more than that eh. For me, napakalaking bagay sa akin na isulat niya yung mga nararamdaman ko at yung kung ano yung gusto kong sabihin sa lahat ng mga taong sumuporta at nagmahal sa akin through the years through a song. Yes. And yung naisulat niya, bawat salita, bawat letra nung kanta, iyon yung gusto kong sabihin sa kanila. To those people who have loved and supported my music
to those people who have been with me throughout this whole journey, nandoon lahat sa kanta na yun. Kaya napaka-special. Siguro kaya lumabas talaga yung emosyon ko, yung emosyon na nire-require ng kanta. Kasi nga alam ko na isinulat yon ng isang mabuting kaibigan para talaga sa akin. And your concert will be the first time that the public will hear this song. Is that correct? Yes. And we will have a beautiful tribute to those people na nakasama ko sa journey ko for the past 20 years. Grabe. Nakaka-excite naman. Marinig yes, finally ang song na yan. Wag muna nating i-release. Gusto kong sa concert nila, unang-unang marinig yung kanta. Then, tsaka natin siya i-release and promote the song. Tama. Because that's so special. Parang yun ang perfect time and place to release a song na ganun yung story. Yun yung message and meaning. Yes. You'll also be releasing a single, Hanggang sa Huli. Can you tell us the inspiration, the story behind itong particular na kantang ito? Yes, Hanggang sa Huli is written by Mr. Jonathan Manalo. Unang-una, gustong-gusto ko yung lyrics ng kantang ito. Ang lawak nung pwedeng paghugutan ng kanta eh. It can be romantic also. It can be, pwede mo siyang ialay sa kapatid mo. Pwede mo siyang ialay sa magulang mo, sa pamilya mo. And I love this song because ito yung huling kanta na na-record ko, na naiparinig ko sa nanay ko before she went to heaven. Napaka-importante at napaka-significant itong awitin na to para sa akin. Grabe. So beautiful. I assume that Hanggang sa Huli you will be singing in your concert as well. Safe to assume ba nun? Yes. I will be singing these two new songs. Mm-hmm. Ang hirap sabihin, pero yes, kakantahin ko sila. Okay. I guess I bring that up because, yun nga, recording pa lang, you become emotional. Syempre, these are such emotional songs. How does that go? And this is your 20th anniversary. Can you sing if you're crying? Or like, are you rehearsing it enough times na by the time you're on stage, hindi ka na maiyak? I mean, what's that like? Well, bilang singer kasi, tama yun, no? Sinasabi nila na mahirap talagang kumanta, especially kapag lalo masyado yung karga. But for me as a performer, kailangan ipakita mo yung not only the soul and the heart of the song, but also yung kabuuan mo bilang tao eh. Makikilala nila ako more because of that song. You did past anniversary concerts. Do you get emotional during your concerts or mas nananaig ang adrenaline and energy? Well, depende sa... Yeah, I get emotional. Emotional kasi akong tao, so mababaw yung luha ko. In my past concerts, every time na mag-tribute ako ng... or magde-dedicate ako ng isang kanta to my parents, that's where I become more emotional and more vulnerable. So, sabi ko nga kay Direk John, sabi ko, Direk John, yung tribute ko sa parents ko, parang pwedeng wag na nating i-rehearse. Kasi, kasi ang hirap eh, mahirap siya eh. Ang hirap iniisip ko pa lang, parang hindi ko na alam kung paano siya gagawin. But, of course, I have to do it because this concert is not only to give my audience the songs that they want to hear from me. Not only that, this concert will be in honor of my parents also. This is my way of giving tribute sa aking mga magulang na if not for them, siguro hindi ako magiging singer, hindi ko masa-celebrate, hindi ako makaka-tongtong ng 20 years in the business, hindi ako magkakaroon ng album, hindi ako magkakaroon ng mga iba't ibang klaseng collaboration. It's because of them why I am here. Yeah. Of course, of course. That's so beautiful. Thank you for sharing that. And when you said Direk John, that is of course Direk John Prats. John Prats, who yes. Will be directing your concert. What did Prati say when you told him that? Sabi niya,
Sige, magpunta ka muna sa dressing room mo while we prepare the lighting and all. Pero for me, parang sabi ko, wag na lang i-rehearse sa mismong stage. Kasi unang-una, gusto ko makita ng tao yung rawness ng emotion ko when I sing the song. And pangalawa, ayokong masyadong maging technical when it comes to singing a song. Kasi kapag naging technical, doon na nawawala yung puso at kaluluwa ng kanta eh. When you focus on the technical aspect. I want it to be raw. I want it to be all heart. Lagi ko nga sinasabi kahit sa tawag ng tanghalan na kahit gaano ka kagaling kumanta, if hindi mo na ibibigay yung tamang emosyon at kwento at hindi mo na ipapahatid yung tamang mensahe nung awitin, madali siyang makakalimutan. But if na-move mo yung isang nakikinig, naka-inspire ka ng isang soul na nakikinig, yung parang for me, the purpose has been served. Kasi yung pagkanta for me, hindi lang siya yung ibubuka mo yung bibig mo and kakantahin mo yung kanta. It's beyond that eh. For me, after 20 years, na-realize ko na ang dami mong maa-affect na buhay just by singing one song or even one line of a certain song. So ako, mas gusto ko yun. It requires experience. It requires yung pagugutan mo, yung struggles mo, yung experience mo for you to attain that. Kaya pag pinapanood ko yung mga icons natin, the likes of Gary V, Martin Rivera, Regine Velasquez, parang bakit sila ganito kumanta? Then marirealize ko, dahil yan sa mga pinagdaanan nila. So ganun din ako, yun yung gusto kong makita ng manonood sa akin, na hindi naging ganun kadali yung journey. At kung hindi man naging ganun kadali, it's okay. Basta kumakapit ka, kakayanin mong abutin kung anong gusto mong marating mo sa buhay. I love that. Thank you for coming to Erik Santos' TED Talk. I love that. No, it's great that you mentioned that. Speaking of those icons that you mentioned, syempre, like I said, 20 years, ikaw, sila, 40 years. Was there ever a time, lalong-lalo na siguro when you were starting your career, na humingi ka ng advice kay either Kuya Martin or Kuya Gary? Oh yeah, a lot of times. Kasi I get to work with them every Sunday on ASAP. Hindi lang sa ASAP, kapag nagsasama kami sa isang show o sa isang concert tour abroad, madami kaming napag-uusapan ng personal. Doon ako nakakahingi ng advice, ng tips. At kahit minsan nga hindi ka humihingi ng tips, sila na yung nagbibigay sa iyo ng tips kung paano mo gagawin yung isang kanta, kung paano mo siya aatakihin, kung paano magiging effective yung isang kantang ginagawa mo. Napakarami kong natutunan sa kanila. And for me, it's really a blessing na I get to work with them. Kasi tulad ng nasabi ko kanina, hindi lahat ay nabibigyan ng chance and ng opportunity to celebrate 20 years and to be working with such icons like them. So parang for me, blessing talaga yun para sa akin. And now, no, syempre merong new generation singers as well. Do you find yourself na medyo ganun ka din dun sa mga mas batang singers? Yeah, for me, yun yung sinabi ko sa sarili ko na never ako magdadamot sa pagbibigay ng tips and ng, kumbaga, ng advice doon sa mga beginners, doon sa mga upcoming singers. Kasi yung mga singers na tinitingala ko up until now, nung nagsisimula ako, hindi naman sila naging maramot sa akin when I needed them sa mga concerts, sa mga recording ko. So ako ganun din. If, for example, isang nagsisimula pa lang na magko-concert or gagawa ng album na gusto niya akong maging part ng project na yon, for me, it would be an honor na makasama ako. Kasi it's my way of giving back also eh. The blessings get passed on and multiply, kumbaga.
I wanted to go back to talking about the milestone concert, of course. Kailan nila maaabangan ng mas marami pang detalye? I will be joined by some of my friends, the likes of course, Yeng Constantino, Darren Espanto will be part of the concert, and of course, Miss Angeline Quinto. Siyempre yung mga fans namin, meron silang pinakahihintay na showdown namin ni Miss Shirin Reyes, and that will happen on October 6 sa MOA Arena. So Shirin Reyes will be part of the show. Wow, that is super aksaya. It's like, grabe, the perfect way to celebrate your 20 years with colleagues and then new gen and then yung muling pagtatapat na inaabangan ng lahat. Oh my gosh, and also, I will be joined by another very, very special guest na doon na lang nila malalaman. Actually, surprise guest siya namin. October 6th. So on the day itself, I love that. Aside from this concert, do you have any other activities planned or releases planned para sa iyong 20th anniversary? After October 6th, I'll be busy promoting my other songs that will be released after the concert. So I will be having an album also for my 20th anniversary. By next year, I'll be having a tour, concert tour, both in the Philippines and abroad. So abangan po nila yung announcement namin. But for now, eto muna. Dito muna tayo mag-concentrate sa October 6. Dahil talagang sobra akong excited sa paparating na concert na to. Dahil it's been a while, Bianx, na nagkaroon ako ng malaking concert like this. My last concert was with Yeng Constantino. So parang lahat ng mga nasa sa loob ko, nasa puso ko during those times na nag-pandemic, then my parents went to heaven, ang dami kong pinagdaanan sa buhay, lahat ng yan, yung damdamin ko sa mga panahong ito ay ibubuhos ko sa concert na to. Grabe, grabe talaga. I mean, wow, what a journey it has been. Rewind lang ako kasi syempre, Star in a Million, we mentioned it earlier. Yours is the famous story of the wild card na eventually won it all at the end. Would you remember yung mindset mo nun? Kasi syempre, before wild card, you're out of the competition. Do you remember yung mindset mo nun na parang nagtanong ka ba sa sarili mo kung itutuloy mo pa ba ang pagkanta nung time na yon? Oh yeah, I was so devastated. I was so broken. Kasi parang for me, yun na yung pinaka parang last shot ko to join a singing competition. Kasi hindi na rin ako bumabata during that time. So parang feeling ko, this is my last shot. Kung hindi man ako mananalo dito, parang siguro hindi to para sa akin. Parang ganun. So nung natalo ako during nung time na I was competing sa ASAP pa nun yung Star in a Million parang sabi ko, siguro hindi talaga para sa akin yung competition. Hindi para talaga sa akin tong singing. And parang iniisip ko nun, magtatrabaho ba ako ng iba or babalik ba ako sa school agad? Parang gulong-gulo ako nun, hindi ko alam kung ano na yung gagawin ko. Because this is what I love to do. This is my passion . Music has been my passion since I was young. Ilang beses na akong sumubok, then nung sumubok ako sa Star in a Million, then natalo ako. So parang for me, nagtanong ako kung ano yung plano sa akin ng Panginoon that time. Pero nung tinawagan ako after, hindi ko na matandaan kung after a week or after 2 weeks for the wild card competition. Parang sabi ko, sasali pa ba ako? Kasi baka mamaya pag natalo na naman ako, masiraan na naman ako. Doble, oo. Parang baka mamaya mabaliw na ako, no? Pero sabi ng tatay ko sa akin, anak, sumali ka lang kasi ang mahalaga dito, kung hindi ka man mananalo, nagawa mo yung gusto mo for the last time at napanood ka namin on TV for the last time. So, galingan mo lang. Kaya mo yan. Grabe. And buti na lang kasi eventually, napanood ka every day, every week on TV for the next 20 years from that moment.
Amazing. Not for my father na talagang nag-encourage sa akin to join again. Siguro ang laki-laki ng regrets ko na hindi ko siya ginawa. Yeah, shucks. Dito ka talaga meant. I love it. And you know one thing about you? Ako, on a personal note, ang amazed ako sa'yo, yung whether big stage na huge concert, Araneta, MOA, or whether studio, ASAP, or racket na konti lang yung audience, or event na hindi naman naka-live pero intimate, your performance level stays the same. Wala kang pang Araneta and pang racket Erik Santos. It's Erik Santos. Lagi sinasabi sa akin nila Darla sa ASAP na parang kapag nagpe-perform daw ako, akala mo palaging pang grand finals kahit sa ASAP. Hindi ko alam kung nakasanayan ko na or talagang dinadala ko hanggang ngayon yung sinasabi sa akin ni Tito Boy when I was starting out in the business. Lagi niyang sinasabi sa akin na when you sing, seize the moment. Always seize the moment. Sing as if it's your last performance. Lagi niyang sinasabi na you're only as good as your last performance. You're only as good as your last song. So, hindi mo alam kung ano yung ibibigay sa'yo ng Panginoon kinabukasan. So, why not do your best now? Tama ka dun eh. Walang ara-araneta, walang studio. Dapat same yung performance mo. Kahit isa lang yung nanonood, kahit libo-libo yung nanonood, your audience deserves your 100% best. Grabe, at kaya siya isang Erik Santos. Wow, love it! Maraming salamat. Okay, before I allow you to promote your concert, babali lang ako ng question na medyo fun fact ito. Meron kang interview dati kung saan sinabi mo na balak mo sanang mag-asawa at age 30 and to have kids at age 32. Now, I'm curious, kahit medyo naiba na ang mga nangyari sa buhay, is marriage or having kids still something you want in life? Oh yeah, of course. Siyempre gusto ko naman magkaroon ng little Eric, di ba? Aww. Gusto ko naman makakita ng little Eric in the future, in the near future. So uy, grabe, tatlong near yun, ha? Near? Kasi gusto ko na siyang mapalapit eh. Gusto ko na siyang mangyari. Kaya near future. Siguro, unang-una, kaya siguro din medyo na-late or na-delay because I was so focused on taking care of my family, especially my parents. Noong mga panahon na talagang masyado akong naging abala sa ginagawa ko, both work and yun nga, taking care of my parents, parang medyo na isang tabi ko yung personal kong buhay, which hindi ko naman pinagsisisihan dahil isa sa mga greatest achievements ko in life, kung tatanungin mo ako ngayon, was I was able to give them beyond what they wanted in life. Siguro kung tatanungin mo ako ngayon, Bianks, na kung may regrets ako na hindi ako agad nakapag-asawa, na medyo na-delay yung pagkakaroon ko ng pamilya. For me, wala. Kasi naibigay ko hanggang sa huling hininga ng mga magulang ko, I was there for them. So ngayon na nasa langit na sila and I know na they're happy now and at peace, ngayon naman, yung personal ko namang wishes sa buhay yung bibigyan ko ng attention. Kanina when you were talking, parang pangilid na yung luha ko talaga. Mababaw din ang luha ko, by the way. But that, you know, I just have to say, not late. You are so on time. And honestly, looking forward kami syempre. Pagdating din nung time na yun para sa'yo. Oh, thank you so much, Erik. Always so refreshing and wonderful speaking with you. Again, congratulations on 20 years. Please invite everyone to get their tickets and to watch your upcoming concert. Again, I would like to invite everyone to my upcoming 20th anniversary concert titled Milestone at the MOA Arena. This coming October 6 at 8 p.m. po yan. I will be joined by some of my friends, of course, Darren Espanto,
Yang Constantino, Sherin Reyes, Angeline Quinto, and a very, very special surprise guest. So sana po ay magkita-kita po tayo sa MOA Arena. And for tickets, you can avail the tickets via smtickets.com. There you go. Again, congratulations, Eric. Another 20 years and kahit dalawa pang 20 years to come for your Grabe, career. Bianca, naalala ko pa, sabay-sabay tayong nag-a-attend ng workshop kay Tito Boy. Yes. And Mga now, nene at totoy na medyo wala pang alam sa grabe, life, sa upuran career. ka. Thank you, Lord. Tulad ng Thank you, sinabi mo. Lord. Thank you, Lord, talaga. Thank you. Oh, thank you so much, Eric. I love this conversation. Maraming salamat. So much, Bianx. And that's it for our show this weekend. Thank you so much for watching. And as always, maraming salamat for making us a part of your weekend habit. We encourage you to follow Cinema One on all our official social media accounts because we upload our full interviews on those channels. Well, once again, thank you. And that's it. We'll see you again next time. This has been Cinema News.